Nagtitiis pa ka ba sa sobrang pag-iisip ng iyong ex? Gusto mo bang mabura siya sa iyong isipan at hindi mo na ito kailanman ay maiisip? Hello mga guys, kumusta kayo? Panibagong araw, panibagong video na naman tayo. And sa araw na ito ay isa na namang video ang aking ituturo sa inyo ng simpleng gabay o simpleng pamamaraan na makakatulong sa atin. At bago ang lahat, gusto ko lang mag-disclaimer sa mga taong hindi maniniwala at hindi gusto ang mga kagaya nitong video. Please skip this video and maghanap kayo ng videos na gustong gusto nyo. Dahil ang video na ito ay para lamang sa mga taong naniniwala and gusto mag-try. Ngayon, ituturo ko sa inyo itong isang spell upang hindi mo na maisip ang iyong ex kung ikaw ay isa sa mga nagtitiis ngayon na laging iniisip yung ex. Kahit anong gawin mo, siya pa rin yung laman ng isipan mo. Nasasaktan ka na, umiiyak ka na lang dahil siya pa rin yung laman ng isipan mo, dahil ayun, mahal na mahal mo pa siya. So mayroon naman tayong pamamaraan kung ayaw mo na siyang gustong or ayaw mo na siyang isipin, hindi mo na siya gustong maaalala. So may pamamaraan tayo. So ang gawin mo ay i-relax mo lang ang iyong sarili at ayun, maghanap ka or mag-isip ka ng mga positive na para sa iyong sarili. Huwag kang puro mag-isip sa iyong ex. Dahil kapag lagi kang nag-iisip sa iyong ex, mapababa yung value mo. So, imbes na yung ex mo ay balikan ka pa, pero nakikita niya na para sa iyo ay parang wala kang value para sa iyong sarili, at hinahanap niya yung babae or lalaki na may value, so doon siya. So kung ikaw naman ay halimbawa ay iniwan ka, hiniwalayan ka, so wag mo muna siyang kulitin. Bigyan mo siya ng time, bigyan mo siya ng space na upang mapaisip niya kung gaano kanya kamahal. Wag mong kulitin at itry mo siyang intindihin. At itry mo siyang kaibiganin. Kahit masakit sa iyo na parang kaibigan na lang yung tingin niya sa iyo, pero maibabalik mo yon. Paano? Maibabalik mo yon kung ikaw ay yung parang hindi mo dinidibdib yung paghihiwalay ninyo. Alam ko masakit, pero kaya natin kontrolin yung sarili natin. Tayo na yung nagdala ng sarili natin eh, hindi yung ex mo. So kaya mo kontrolin yung sarili mo. Yung lahat ng sakit yun ay lumilipas lang yun eh. Kapag katagalan na yun, tatawanan mo na lang. Pero kung gusto mong balikan ka ng ex mo, pahalagahan mo yung sarili mo. Itaas mo yung value mo. Huwag mong ibaba. Kasi yun ang kadalasan na hinahanap ng isang tao sa atin. So, at huwag mong lagi isipin sa kanya, huwag mong laging sabihin sa kanya na mahal mo siya, miss na miss mo na siya. Nakakasawa na rin yun pakinggan sa mga partner natin. Dahil kahit nung kayo pa, ay lagi mo yung sinasabi. So naghahanap yun ng bagong salita para ayun, ma-attract siya muli. Ipakita mo siya na masaya ka. Ipakita mo sa kanya na nagbago ka. Ipakita mo sa kanya na nag-success ka. So huwag kang, kumbaga, nai-inspire ka nung naging positive kang tao simula nung naghiwalay kayo. So yun ang dapat nating gawin para hindi tayo mapababa. Huwag nating ibaba yung level natin sa ating mga ex. Dapat sila yung mas mapababa sa atin. Dapat high tayo. So ayun, itong ituturo ko sa inyo ngayon ay isa ito na makakatulong sa iyo, na kung saan yung ex mo, kung gusto mo nang hindi isipin, so ito ang ating gagawin. At ang mangyayari nito, yung ex mo ay mag-iisip sa iyo. Kumbaga, kabaliktaran. Nababaliktad yung sitwasyon. So, ngayon,
Ang kailangan lang natin dito is papel. Ito. Kailangan lang natin dito ng papel. Itim na panul kung meron ka. At ayun, garapon na may lamang tubig. In sa garapon dapat ay babasagin. So yun lang ang ating kakailanganin. And pwede rin itong gawin sa babae to babae and lalaki to lalaki. Dahil marami naman talagang nagmamahalan or mag-ex na ha, parihas ang kasarian. So ngayon, ang gagawin lang natin dito is simple lamang. Dito sa papel, isulat mo ng 7 beses yung pangalan at apelyido ng iyong ex. Pangalan niya at apelyido. So, totoong pangalan dapat ang isulat mo ng paulit-ulit. Pangalan niya at apelyido. So, ngayon, kapag natapos mo na itong isulat, yung pangalan niya at apelyido ng 7 beses, ang gagawin mo, tupiin mo lamang ito nang papunta sa iyo ng 3 beses. Ngayon, kapag natupi mo na ito, ay ilagay mo lamang ito dito sa loob ng garapon na kung saan may lamang tubig. And itapat mo konti sa iyong baba at kausapin mo. Kausapin mo, sabihin mo na sa pamamagitan nito, tulungan mo ako na simula ngayon ay hindi ko na maiisip ang aking ex at makakalimutan ko na siya. At siya na yung mag-iisip sa akin. Tulungan mo ako na ang lahat na ito ay matupad ko. Tulungan mo ako na ang lahat na ito ay mabumura sa aking isipan. At yung ex ko ay lagi nang mag-iisip sa akin. So, kumbaga, hilingin mo dito na babaliktarin yung sitwasyon na siya yung mag-iisip sa iyo at ikaw ay mabubura mo na siya sa kanyang isipan. So, tingnan lang natin kung sino yung mababalisa dito o hindi mapakali sa pag-iisip. Kung ano yung nararamdaman mo dati ay mababaliktad yung sitwasyon ngayon. So, ngayon, kapag natapos ka ng humiling dito, takpan mo ito at ilagay mo ito sa lugar na kung saan pwede mo siyang itago at kunin mo ito after 7 days and gawin mo ito ng kahit anong araw, pero umaga mo siya gawin. Sa araw ay walang problema, kahit anong araw pwede mo siyang gawin basta umaga lamang. And after 7 days, alimbawa ngayon ay ginawa mo, kinabukasan pagising mo, puntahan mo ito, alugin mo at hilingin mo lang na mabubura ka na sa aking isipan. Pangalan niya, apelyido, mabubura ka na sa aking isipan. Tapos, kinabukasan muli, araw-araw mo ito siyang gawin. Ito lamang. Balikan mo lamang ito at alugin mo lamang siya. At pangalan niya, apelyido, at sabihin mo, mabubura ka na sa aking isipan. Straight po yan ha, ng 7 araw. Hanggang matapos yung 7 araw, dapat wala kang makalimutan na araw. Simula nung pagkaumpisa mo, dapat tapusin mo ng 7 araw na sunod-sunod na alugin mo ito kada gising sa umaga. Dapat hindi po makalimutan. Kapag nakalimutan mo, kailangan mo mag-umpisa sa simula. And ayun, pagkatapos ng 7 araw, halimbawa ay ngayon, ika-7 araw, ang gagawin mo pagkatapos mong alugin ito at humiling ka na pangalan niya, apelyido, mabubura ka na sa aking isipan, ang gagawin mo, pumunta ka doon sa CR, i-flash mo. Buksan mo at kausapin mo muli. Sabihin mo dito, simula ngayon, itatapo na kita, puburahin na kita sa aking isipan, sumama ka na at ibao na kita sa limot. Hinding-hindi na kita maiisip kailanman. At itapon mo ito sa CR at i-flush mo. And ayun, pagkatapos nun, huwag mo nang isipin, hayaan mo na. At mararamdaman mo na lamang na unti-unti na palang nakakalimutan mo na ang iyong ex. So ngayon, sana ay makatulong ito sa inyo. At kung may mga katanungan kayo, i-comment na lamang sa baba upang ma-replyan ko kayo. And don't forget to subscribe to my channel. Bye-bye everyone. God bless us all.